Okay na? So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, ang accounting discussion online na classroom ang approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa depreciation. At magsisimula tayo sa kanyang textbook definition. Ang sabi dito, depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Unang punto, hindi natin mababasa sa kanyang definition yung common knowledge or yung thinking that depreciation is the exhaustion of an asset. Kumbaga, yung depreciation, yung pagkasira o yung pagkalaspag ng asset, hindi natin mababasa sa kanyang definition. But rather, binabanggit lang dito that there is a systematic allocation of cost of an asset. Ngayon, saan nang galing yung thinking, yung idea na nga that depreciation is the pagkasira or pagkalaspag ng asset? The answer can be found in the kinds of depreciation. So basically, yun muna ang pag-usapan natin. Ano nga ba yung dahilan at nasisira, nalalaspag yung isang asset? May dalawang klase. We have the physical and functional or economic. When we say physical, nakikita mo talaga dun sa itsura ng asset na nagbago siya, na nalaspag na nga siya. Okay? At maraming mga factor yun. Isa-isahin natin sila. The first one is wear and tear. Yan yung dahil palagi mong ginagamit yung asset, therefore nalalaspag. Halimbawa, sasakyan, mayat-maya, sakay ka ng sakay. Di ba? Minsan kinakagat mo pa nga. Di ba? So anyways, dahil palagi mo siyang ginagamit, therefore, through usage, nasisira, nalalaspag yung asset. The second one is because of passage of time. Kasi alam din naman talaga natin that the time changes, di ba? Everything, di ba? Halos, di ba? Nababago ng panahon ang maraming mga bagay. So, ganun din yung mga assets. Paglipas ng panahon, naluluma yan. So, kahit wala kang gawin o yung asset, hindi mo gamitin dahil lang lumipas yung panahon, automatically nagde-depreciate din yun. The next one is action of elements. When we say elements here, hindi po yan yung mga elemento na nasa ilalim ng lupa o yung mga hindi natin nakikita. But rather, yan yung elements pertaining to science. Diba? Katulad halimbawa ng sulfur. Diba? Halimbawa yung yero nyo. Pagtagal, kinakalawang. Okay? Halimbawa nyan ay hangin. Diba? Araw. Dahil sobrang mainitan, therefore bumaba yung value, nag-depreciate siya. Or tubig, something like that. Lahil laging nababasa, therefore nagkakaroon ng erosion. Diba? So ang punto lang natin, basta, kumbaga nasisira yung asset. So ang punto lang natin, because of action of elements, physically, nababago din yung itsura ng assets. Okay? And then we have casualty or accident. Yan naman yung tipong, let's say, yung property mo nasunog. Therefore, that is a casualty. Or let's say, tinamaan ng kung ano man na mabigat. Therefore, pumangit ang itsura. Okay? That is also a casualty or accident. So ang punto lang natin, okay, basta physical, na nakikita mo na nababago yung itsura ng asset, it is depreciated through physical reason, di ba? The next one is disease or decay. It can be attributed to animal. Halimbawa, nagkaroon ng sakit, therefore nagkaroon ng disease. Pero pwede rin nga siya sa property. Halimbawa, yung kahoy, inanay. So therefore, there is a decay. Dahil nabago din yung physical na itsura ng asset, therefore, it can be said that it is depreciated. Nalaspag din siya. Pero normally, syempre, because of wear and tear, dahil nga sa usage mo, okay? The next one, or the other kind of depreciation, is the functional or economic. May tatlong klase yan, okay? Inadequacy, supersession, and obsolescence. Sila, nag-depreciate, hindi dahil makikita mo doon sa mismong itsura, but rather, maaaring maganda pa nga siya physically kung titingnan. But rather, dahil nakahanap na ng iba na mas maganda, or dahil hindi na siya akma sa sitwasyon, sa kasalukuyang nangyayari, therefore, depreciated na rin siya by function. Economic nga kasi. Okay? Isa-isahin natin. When we say inadequacy, yan ay kakulangan. Kasi nga, adequacy, di ba? Inadequacy. Ibig sabihin, meron ka dating asset na ginagamit sa ganitong level of production, let's say 10,000. Pero later on, nag-improve yung business mo. Ang sabi mo, hindi ko na kailangan dahil yung asset na to, kasi kulang na siya dun sa current operation ko. Ngayon, I am producing 2 million output. Ay, 10,000 yung kaya ng asset.
So therefore, hindi ko na talaga siya kailangan. Bibili na ako ng mas mahal, ng mas maganda, ng kaya yung current level of output na pinoproduce ng business ko. Ngayon, kahit maganda pa yung itsura, yung physical appearance ng asset, it can also be said as depreciated. Why? Because of inadequacy. Kulang na siya sa kung ano ang pangangailangan mo. And then we have superseption. Ito naman yun na nga, meron na kasing mas maganda. Okay? Halimbawa niyan, yung typewriter. Yung makinilya na dating ginagamit. Kunwari ka, bibili mo lang, bagong-bago. Ngayon na-introduce yung computer. Ang tanong, okay, gagamitin mo pa ba yung typewriter? The fact na much better itong computer na to. At lahat kunwari na kayang gawin ng typewriter na kailangan mo ay kayang gawin ng computer at mas efficient pa siya. Kasi sa typewriter, kung naalala niyo po, pag nagkakamali ka, nagbabago ka mula una. Okay, but rather sa computer, pwede mong i-backspace. Ang ibig sabihin, mas maganda talaga yung functionality ng computer kaysa sa typewriter. So ngayon, again, there is something better yung computer comparing with your previous asset. Masasabi na din ba natin depreciated yung typewriter kahit bagong bili pa lang daan sa CS? Kasi maaaring hindi mo din na nga gamitin. Kasi nga, nagkaroon ang tinatawag na functional depreciation through software session. And the last one is obsolescence. Obsolete meaning, kasi wala nang demand or wala nang pagagamitan dun sa asset. Okay? Ang example niyan, na naging obsolete na isang profession, halimbawa, kung alam niyo yung Morse code. Ang Morse code, din yung dating Microsoft pa nga nun eh. Di ba? Yun yung parang communication, yung dit-dit-da-dat-dat-dit-dit, basta something like that. Okay, apunto ko lang, dati merong course pa na ganun, at meron din malamang na mga equipment na kailangan para mag-communicate. Kung mga code ang ginagamit nila para mag-communicate na long distance. Kasi nga, yung wave daw, ay hindi pa pwede yung mga verbal, yung mga words nung unang panahon. So therefore, puro dit-dit-da-dat-dat, something like that, Morse code na nga ang ginagamit nila through communication. Ay na-introduce ang internet, ang cellphone. So therefore, what can we say? Naging obsolete yung profession. Okay, so therefore, wala nang demand. So lahat ng mga yun yung course, therefore, hindi na nila pwede magamit. Di ba? Kasi nga, dapat magpalit sila ng ibang field. Dahil natural, obsolete na yung kanilang profession. Nangyayari po yun as time revolves, di ba? As time goes on. So same goes to relate natin sa topic sa equipment. Paano kung sakali na equipment na ginagamit doon? Ay hindi na talaga siya totally magagamit. Kahit sabihin mong bago pa siya or okay pa't nagagamit na nga. So what can we say? That is also depreciated. Okay, hindi dahil physically nag-depreciate, but rather, naging obsolete nga kasi siya. Wala nang demand. Hindi na kailangan gamitin yung mga yun. Okay? By the way, itong obsolescence, it compasses, kumbaga under niya, itong dalawa, itong inadequacy at supersession. Kumbaga pwede nating banggitin, obsolete, di ba, or obsolescence, under niya nga. So kahit kulang or nakahanap ng bago, we can say that the typewriter is obsolete, sa halip na superseded or supersession, I mean, okay? Pwede rin sabihin natin na yung equipment na 10,000 yung pinoproduce dati, hindi na gagamitin. Sa halip na gamitin ay inadequate, pwede mong banggitin, obsolete. Kasi nga, okay? Under ng obsolescence itong dalawa. So again and again, yan yung dahilan kung bakit nag-arise yung thinking na yung exhaustion of an asset ay depreciation na kahit wala dun sa kanyang mismong definition. Okay, so yan ang galing yun. Yung paglalaspag ng asset, kasi nga under ng kinds of depreciation. Tumuloy pa tayo. Dito na tayo sa definition. Ang sabi nga again, there is a systematic allocation. Hindi sinasabi that the allocation is equally. Hindi naman kailangan na every year 50,000 or 20,000 yung depreciation. Ang ibig kong sabihin, magle-level up na tayo. Nung first year kasi, maaaring ang alam mo, ang depreciation pare-parehas every year, equally. Hindi po yun totoo. It's just that yun yung method na naturo sa inyo dati. Sa pagkakataon ito, mag-i-improve tayo, di ba? Ipapakilala natin lahat ng methods of depreciation sa susunod na video lecture. Ang sinasabi ko lang, dahil maraming method ng pag-depreciate, yung allocation ng cost ay hindi kinakailangang equally. Ang sinasabi lang ay there must be a systematic way. Depende actually yun sa nature or dun sa klase ng asset. So again, okay? Ang depreciation, may cost yung asset. Halimbawa, o sasakyan, hindi ito nasulat. Bakit ganon? Okay? Anyways. So ano ba sasakyan? O yan. So let's say 100,000.
So, nalaman mo kunwari 5 years yung kanyang life. Kasi by the way, na-allocate nga pala yan, ang banggit dito ay sa kanyang useful life. Ang tanong, paano mo i-allocate yan sa 5 years? Ang sagot, mayroong depreciation method. Hahanap ka ng pinakang angkop sa klase ng asset na yan. Kasi i-consider mo paano siya gagamitin yung kanyang economic life. Baka mamaya papalitan at hindi na kailangan. So again, hindi siya palaging equally, but then the allocation must be systematic. By the way, isingit na po natin, ang depreciation ay nasa konsepto ng tinatawag na matching principle. If you can remember, di ba? Ano nga yung matching principle? Sa kada gain, dapat daw palaging may expenses, okay? Lahat ng sarap, palaging merong hirap. At alam din naman natin na maraming klase ng matching principle. Meron tinatawag na yung pinakangalim, the best, yung direct matching. Yun na nga yung sinabi natin kanina ng quotation. Yung kung nasan ang sarap, nandun yung hirap. Pero may iba pa siya klase, di ba? We have the expense outright, di ba? Yung direct recognition, at saka itong tinatawag na nga na rational and systematic allocation. Yan yung tipong matching, in a sense na, yun kasing asset na yun, mabe-benefit niya yung maraming panahon, therefore, lahat ng panahon na mabe-benefit ng asset na yun, bigyan mo ng specific na cost. At doon na nga pumapasok yung depreciation. Again, kaya siya ay systematic allocation dahil nga yung asset naman, yung PPE, ay nakatulong sa pagbibigay ng benefit. Nga lang yung benefit, hindi niya naibigay ng isang period lang, but rather mahabang panahon. So therefore, yung cost ng asset na nagbibigay ng benefit, i-allocate mo sa kada panahon na nakatutulong siya. Pero hindi naman nga kinakailangan equally. Moreover, okay, ang ating dinidepreciate ay hindi yung mismong cost ng asset, but rather, yung kanyang depreciable amount nga. Ano ba yung mga yan? Ano ba ito? Ito muna ang pag-usapan natin, itong tinatawag na factors of depreciation, yung mga kinukonsider natin, how we depreciate. The first one is what we call depreciable amount. Alam mo pong familiar tayo dito kapag mga kaunting discussion lang natin yung binibigay. Introduction lang sa topic na depreciation. Okay, again, depreciable amount is the cost actually of an asset. Diba? Or an amount substituted for cost. Ang pundo siya basta ka-cost. Yan yung value ng asset. Less residual value. Merong minamainos. Kaya nga hindi cost ang ginamit, but rather depreciable amount. Yung totoo daw na malalaspag, yung i-allocate mo na amount, depreciable amount. Alin yung binabawas natin? Itong tinatawag na residual value. Para mas ma-appreciate pa siya, unahin pa nating pag-usapan ano ba itong residual value na to. Kasi part ng definition. Ang sabi dito, it is the estimated amount currently obtainable if the asset is at the end of its useful life. Siya daw yung makukuha mo na value dun sa asset kung sakaling nandun na siya sa dulo ng buhay niya nung kanyang useful life. Okay? Actually, yung residual value, hindi talaga siya yung value ng asset na ginagamit mo for its intended use. But rather, yun yung value niya dun sa dulo ng buhay niya. Hindi man dun sa pinakang purpose ng asset, nagkataon lang merong value nung dulo ng buhay. Okay? Para ma-appreciate, lagyan natin ang example. Halimbawa, meron kang lamesa. Okay? Anong function niya nung lamesa? Malamang pagpatungan ng kung ano-ano. Di ba? Magamit mo sa opisina. Pero let's say, after 8 years, yung lamesa na yun ay hindi mo na magamit dun sa pinakang function niya. Kasi, halimbawa, inanay na nga. Okay? Wala na. Nagkaroon ng decay. Basically, nawala. Basta, ang punto natin, hindi na siya nagagamit. So ano gagawin mo dun sa mga kahoy, dun sa lamesa itself? Malamang ibibenta mo, let's say sa bakery, at gagawin pang gatong. So yung value na makukuha mo dun, yun yung tinatawag na residual value. So again, a residual value ng asset, hindi dahil dun sa kanyang pinakang purpose, but rather, kasi pagka sa dulo ng buhay niya, may bibili pa din residual value. Kaya siya minamainos dito sa depreciable amount kasi hindi siya magde-depreciate. Dahil hindi naman siya yung pinakang purpose ng asset eh. Yung depreciable amount, yun yung value ng asset na talagang ang purpose ay kung ano talagang pagkakabili sa kanya. Ang ibig ko sabihin, kung yan ay sasakyan, ang purpose niya ay drive. So yung value lang ng pagdadrive, yung paggamit, pagpatakbo ng sasakyan, yun yung depreciable amount. Pero yung mismo mga bakal, yung body, yung value ng sasakyan, kung sakaling hindi na siya tumatakbo, ang tawag dun ay residual value. Na pwede rin nga actually tawagin na salvage value or scrap value. Kasi normally yung mga yun, okay, ay ibinibenta sa mga junk shop, nagiging silang scrap.
Okay? Again, siya ay value kung sakali na ano, natapos na, 'di ba? Na hindi mo na magagamit at the end of its useful life. Nga lang, hindi natin 'yun sigurado. Kasi nga matagal pa, let's say 5 years yung buhay. So, therefore, after 5 years, magkano mabebenta yan kung sakali hindi na may drive? Alam mo na ba, 'di ba? Hindi pa. That's why it is what? It is estimated. Na sabi nga, estimated amount currently obtainable. Di ba? If. Kaya may mga if pa dyan. Kasi yung ini-estimate mo talaga. Okay? Kung magkano yung value niya kung sakaling nandun na tayo sa dulo. Nandun na tayo sa end of useful life. So something like that, it's just an estimate. So therefore, kung i-relate pa natin, ayan, pagdating dito sa depreciable amount, mamainusan mo ng residual value, which is an estimate. Therefore, the depreciable amount is also estimate. Why? Kasi natural. Part siya ng equation. Kung merong salvage value at minainusan mo ng estimate, yung pinakang magiging output, estimate na rin. Ayan. Important itong binabanggit natin na estimate na to. Kasi as we go along, we will talk about change in accounting estimate na sobrang importante sa depreciation. Di ba? Ang binabanggit ko lang, dito sa factors of depreciation, estimate yung depreciable amount. Estimate din yung residual value. Nagagamitin nga natin as we go along, as we dig deeper dito sa ating discussion. Tandaan nyo na lang muna sa ngayon. Now let's go back. Okay, alam na natin na yung depreciable amount siya yung pinakang value na talagang nagagamit dun sa asset kung ano yung function niya. So therefore, this depreciable amount can also be called as utility. Okay? Utility value. Okay? Utility kasi sa economics, meaning yan yung pinakang productive, yan yung pinakang nagagamit mo. Yung ano talaga yung kanyang purpose. Kaya pwedeng tawagin siya na ganyan. Moreover, sa equation, less residual value, if any. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon ay palaging merong residual value. Malay mo yung isang asset, matapos mong gamitin hanggang dulo, wala nang ibang bibili, wala siyang scrap value. Therefore, it can be zero. Okay, let's move on. Another factor for depreciation is this what we call useful life. Ang sabi dito, it is either the period over which an asset is expected to be available for use by the entity or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the entity. Okay? First point, tatanggalin na din natin yung common thinking natin na kapag ka useful life ay palaging years. Tama naman, kasi sabi dito, it can be a period. Okay? Nga lang, may word dun sa definition na either. So meaning pa pwedeng hindi siya years. But rather, buta tayo dun sa or. Number of production. So let's say production capacity. Or other similar units expected to be obtained. Halimbawa ay working hours. Ang punto natin, ang buhay kasi ng asset, hindi palaging nakadepende sa taon. Oo nga, mga merong ganun, mas madami yung ganun. Pero yung iba hindi eh. Depende sa production, depende sa number of similar units expected. O, bigyan na natin ng example. Halimbawa, mouse. Alam nyo ba na yung mouse ng computer, ang buhay niya ay nakadepende sa dami ng click factor yun. So halimbawa, bumili ka ng mouse, ang sabi up to 6 million clicks. Kabibili mo lang, nag 6 million clicks ka. Okay, dahil adik ay pindot ka ng pindot. So what can we say? Kahit yan ikabibili mo ngayon, depreciated na yan kung naka 6 million clicks ka na. Kasi nga, hindi nakadepende dun sa life, hindi sinabing 2 years, 3 years, but rather, depende dun sa level of production yung paggamit mo. Okay, isa pa, halimbawa bumili ka ng TV, LED TV, alam mo ba na meron ding number of hours lang yun? Katulad ng mga ilaw, kung sakaling ginamit mo na ng 20,000 hours, therefore napupundi na siya ng usa. Okay, pwede factor yung years, pero pwede rin paggamit ay yung usage, yung factor yung usage. The more na binubuksan mo yung ilaw, the more na nanonood ka ng TV, therefore mas mabilis siyang nag-depreciate. Kaya nga again and again, yung allocation hindi kinakailangan equally. Kasi di ba, we allocate that based on useful life. Yung systematic allocation ay depende kung ano talaga yung pinang pagagamitan or paano mong magagamit yung asset, di ba? So katulad na lang sa mouse at saka nung sa TV na ating binabanggit na mga example. Okay, so tumuloy pa tayo. Ngayon, ito bang useful life ay estimate din? The answer is yes. Halimbawa, bumili ka nga ng sasakyan, sigurado ka ba na 5 years talaga ang buhay niyan? The answer is no. Okay? Bumili ka ng mouse, sigurado ka rin ba na 6 million clicks sakto na yan yung buhay niya? The answer is also no.
That's why useful life is also an estimate. Kasi hindi mo naman masasabi talaga yung buhay. Kahit sabihin natin asset yan, mahirap maging eksakto. Tao, hindi sigurado siyempre, hindi natin alam kung gaano tayo katagal. Pero siyempre kahit mga gamit, mga PPE, hindi din natin talaga sobrang eksakto. Okay? Majority, most of them, that's why useful life is normally an estimate. So what can we say therefore? Lahat ng factor sa depreciation can have an element of estimation na okay lang naman talaga. Ayan, something like that. Ngayon, mas liwanagin pa natin yung useful life. Paano ba nagdi-determine ang isang entity ng useful life ng isang asset? The answer is there are many factors, okay? Pero basically, dito nakabase yun. Gano'n ba katagal bago malaspag yan, bago masira yan? Yeah? Okay, gano'n ba katagal bago mapantan yan at makahanap ng bago? Kaya actually, yung mga cellphone, di ba? Hindi talaga yan tinitingnan ay doon sa kanyang, ano, yung sa kanyang buhay na actual. But rather, mas tinitingnan nila, kailan may papalit na bago. So doon nila, parang dinidetermine yung kanyang useful life. Kasi alam nila, papalitan nila. Ganun kapag ka-technology. Okay? So yun, so again, maraming mga factors. So yan, pero hindi palaging buhay, hindi palaging paggamit, hindi palaging usage, but rather may other factors pa. Ayan. Another one, useful life, is yung legal life. Kasi alam nyo ba, na may buhay din minsan yung mga assets. I mean, yung buhay ng assets, yung usefulness niya, ay nakadepende sa legal. Halimbawa, sa sasakyan, kunwari, merong batas sa marina, meron kang barko. Okay, kung nakatira ka sa isla, alam nyo ba na pag ang isang lugar ay napasok na ng mga sasakyang walang katig, okay, ibig sabihin na yung mga lansya, ayan, ito po kasi yung itsura ng barko, yung mga roro, yung mga malalaki, ay pag napasok daw sila ng ganyan, yung mga bangkang maliliit, yung mga dikatig, yung merong tabi, okay, yung may mga kawayan, sabi sa batas ng marina, ito ay kailangan ng phase out. Kasi mas safe daw yung mga ganyan. Kasi may bakal yan sa ilalim. Provided bakal yung mga ito, fiberglass, something like that. So ang punto lang natin, okay? Kahit meron kang asset, na let's say ang kanyang pwedeng pagamitan ay 25 years, pero sabi ng batas, kung sakaling napasok na kayo ng ganyan, therefore, let's say 3 years na lang ang itatagal if it pays out na yan. So paano yun? Biglang pumasok. Oh, therefore, what can we say? Ito 25 years ang kanyang life, di ba? Ay pumasok to. So kahit kabibili mo pa lang, the fact na ipipace out na siya at wala kang alternative use, kunwari, therefore, the useful life will not be dependent in the actual life of the asset, but rather on its legal life. Kasi may nakakapasok na ganun mga minsan, di ba? So maraming mga consideration when you try to estimate useful life, kasi hindi yan hinuhulaan lang. But rather, there are factors you have to consider itong mga to, di ba? Normally talaga to at saka itong wear and tear. Okay? Let's move on. Ayan. Ito pa. Useful life pa rin. Okay? Kasi may dalawang klase pa yan, ng life. Para mas ma-appreciate yung binabanggit natin. We have here what we call service life. It is the period of time an asset shall be used by the entity. Kung bagayan yung parang ini-expect talaga nila na gagamitin mo. Okay? Halimbawa, dito sa part ko, o alam mo namang 3 years na lang, mapipace out yan ha. Therefore, the service life is 3 years kasi ngayon yung ine-expect mo na gagamitin mo. Halimbawa, cellphone ulit o computer, di ba? Sabi mo, after 5 years yan, tsaka lang natin gagamitin. After 5 years, na-outdate na to, papalitan ng bago kasi may bago ng technology. So kahit okay pa at gumagana pa, kung 5 years mo lang siya ine-expect na gagamitin, therefore, yun yung tinatawag yung service life. Okay, lastly, we have here, physical life. Ano naman siya? It refers to how long the asset shall last. Actually, ito yung totoong buhay niya. Physical life. Okay? Yung totoo. How long the asset shall last. Ang punto lang natin, sa depreciation, alin ang mas importante? Service life or physical life? The answer is the service life. Kasi yun yung pinakampapakinabangan natin. So, ang ibig kong sabihin, hindi talaga tinitingnan sa useful life o panasit yung kanyang physical life, but rather, kung gaano katagal mo lang siya papakinabangan. Service life ang mananalo. So, yun yung useful life natin. Useful life is the service life, which is again and again, an estimate. So, yun. Napag-usapan na po natin yung mga factors ng depreciation. Kaya kung babalikan mo itong depreciation definition, it is a systematic allocation of the depreciable amount. Ina-allocate natin yung kanyang utility value
Okay? Which is the cost minus the residual value over its useful life. When we say over, hindi dinivide sa years, but rather, there are ways to allocate, di ba? Kasi kaya nalaman na natin, it can be time, level of production, working hours, whatever. Ayan. So let's move on. Ang tanong namang kasunod, paano ka mag-depreciate? I mean, kailan ka magsisimulang mag-depreciate? Let's talk about depreciation period. Ang sabi dito, the start of depreciation is when the asset is available for use. Bumili ka, hindi mo kaagad ginamit, pero pag pwede nang gamitin, magde-depreciate na ba yun? The answer is yes. Because it is available for use, intended by the management. Hindi yung tipong yung actual use talaga. Example, nag-construct ka ng building, natapos na available na siya. Ngayon, 2 months thereafter, tsaka mo ginamit. Kasalanan pa ba nung building, di ba, na hindi mo ginamit kaagad? Ang punto lang natin, dahil nga may other factors why asset depreciate, hindi natin tinitingnan yung actual usage ng asset. But rather, ang tinitingnan natin is yung when it is available for use. Okay, yung talagang pwede nang magamit ng business. Halimbawa, bumibili ka ng equipment sa ibang bansa. Pwede nang gamitin sa ibang bansa. Pero itatravel pa, papunta sa'yo. Kailan i-depreciate yun? Ano yun? Nung nasa ibang bansa, nung binibili mo pa lang, i-depreciate na. The answer is no. Sinasabi lang, available for use by the management nung mismong gagamit. Even though pwede na siyang gamitin, nung nandun pa lang sa ibang bansa, hindi mo pa magagamit kasi hindi pa natating. So, i-consider pa din natin yung actual travel. Okay? So, kung if it takes 3 months, halimbawa, mabagal yung transportation. Okay? So, therefore, after 3 months, pagdating pa lang, tsaka mo i-depreciate kasi yun yung available for use by the management. Okay? Kailan siya natatapos? Ang sabi, when the asset is derecognized, meaning talagang nawala na. By the way, we have a discussion about the recognition of an asset. Halimbawa, binenta mo, di ba? Halimbawa, talagang wala na pagkagamitan, through wear and tear whatsoever, di ba? Nasira, nasunog, therefore, derecognized na yun. So, doon titigil ang depreciation. Kung talagang hindi mo na siya magagamit sa pinakang purpose niya. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung gitna, yung in-between. O first, paano kung sakaling yung asset temporarily idle? Ayan, temporarily idle. Anong ibig sabihin nun? Ginagamit mo nung una, therefore itinigil mo yung paggamit. Then therefore, gagamitin mo ulit. Idle or abandoned. The answer is, you still have to continue depreciating the asset. Why? Kasi natural, di ba? Hindi mo naman din recognize temporarily idle lang. Pansamantalang itinigil mo yung paggamit. Pero hindi mo naman mapipigilan yung element, yung kalawang, di ba? Na masira yung asset, yung mga elements na yan. Yung passage of time, pipigilan mo ba yung mga yan? Di ba? Hindi. Therefore, continue pa din ang pag-depreciate mo doon kasi nga, marirecover mo yung asset through use. Di ba? Hindi mo naman talaga binibenta eh. Di ba? Pero kung sakaling the asset is available for use, if the asset becomes available for sale or held for sale, you will stop depreciating that. Kasi ang essence, hindi mo na siya gagamitin, ibibenta mo na siya. Dinirecognize mo na siya kasi nga ibibenta mo na siya. Kahit hindi mo pa talaga totoong nabibenta, ang sabi ng standard, nalipat na kasi siya, hindi na siya PPE. Ang nag-depreciate generally ay PPE. Ay the fact na ibibenta mo na siya, so therefore, hindi na siya PPE, held for sale na siya. Titigil mo na yun. Okay? Tumuloy pa tayo. Di ba may value yung depreciation? Doon lang tayo sa mga amounts. Ano? Di ba may value yung depreciation? Yun ang depreciable amount, di ba? Paano kung sakali, okay, napatuloy mo pa rin ginagamit yung asset, pero yung value ng depreciable amount ay magiging zero na or magiging negative pag itinuloy mo. Kasi diba doon sa equation, minaminus yung accumulated depreciation. Ang tanong, ititigil mo na rin ba yung depreciation? The answer is yes. Again, ano ba yung sinasabi natin? Halimbawa, ang depreciable amount ay 100,000. Ngayon, dahil nagkamali ka ng estimate, di ba? Or kunwari lang, di ba? Lumalabas, sa pagkakataong ito, ang accumulated depreciation ay 98,000, walang residual value. Paano kung sakaling sa kasunod na taon, magkakaroon pa daw ng additional accumulated depreciation na 20,000? Ang tanong, okay? I-depreciate mo pa ba siya ng buong amount? The answer is no. But rather, ang i-depreciate mo nalang ay 2,000. Ay nagkamali eh, di ba? Estimate lang naman. So, mundo lang natin, again and again, okay? Ang pag-depreciate ng asset, ay hanggang kung magkano lamang yung kanyang, okay, a depreciable amount. Kung sakaling nagkamali ka ng estimate, may ganung topic na tayong pag-uusapan. Di ba? Introduction nga lang ito. Ititigil mo din. Kasi hanggang doon lang yung kaya. Ayan. Or kung sakaling mayroong residual value,
Halimbawa, ang residual value niya, 1,000. So therefore, hindi mo pa pwedeng i-depreciate ng 2,000. But rather, up to 1,000 lang para kumbaga, pag inat itong dalawa, 99, may matitira talaga ng 1,000. So again and again, hindi pa pwede na yung accumulated depreciation, yung total depreciation mo, ay maging lampas sa residual value or dun sa zero, di ba? I mean, basta yun mag-negative, ako siya mag-negative, okay? So ito muna pa tayo sa last part ng ating discussion. Presentation, how do we present depreciation? The answer is generally an expense account. So expense po ang depreciation. Actually, non-cash expense. Hindi siya pinabayaran ng pera the moment na nire-record mo siya as an expense. But rather, binili mo nga kasi siya as an asset. So non-cash expense ito. Ngayon, that is the general answer. Depreciation is an expense. Ngayon, criteria pa yan. Okay? Maaari pa siyang maklasify, I mean. Pwede siyang maging period cost or product cost. Period cost meaning on that period, specific period, ini-expense siya. Kaya period cost is expense. While product cost, kinakapitalize. Kasi yung expense na yon ay hindi talaga na-expense noong moment na nagamit mo. But rather, nagiging part siya ng product. Kaya nga ang tawag ay product cost, therefore, hindi siya expense at the moment, but rather it is capitalized. So, liwanagin natin. Depende kasi dun sa asset, kung saan siya ginagamit, yung kanya magiging presentation, yung kanya classification. Halimbawa, yung asset na yon ay delivery vehicle. Therefore, part siya ng selling expense, selling department, di ba? Marketing department. Therefore, yung depreciation ng delivery vehicle na yon will be considered as an expense. Kasi wala namang related sa product eh, di ba? Okay, kung sakali namang part ng admin, halimbawa, yung computer, ginagamit yung accountant yung laptop, nadi-depreciate yun. Therefore, yung expense dun, yung depreciation ng laptop na part ng admin, will be an expense. Kasi generally, itong period cost ay kung sakali na related sa selling, okay, at saka sa admin. Pero, kung sakaling yung equipment, yung PPE, ay related sa production, sa manufacturing of the product, therefore, yung depreciation is not immediately expense. But rather, it can be capitalized as part of the product cost. Halimbawa, may machine ka, kinakailangan siya para mag-produce yung item mo. May nag-depreciate yun. Yung pang-depreciation ng machinery na directly related sa pag-produce ng product will be treated as an expense immediately. The answer is no. But rather, magiging part yun ng overhead na basically part siya ng cost ng inventory ng product. Di ba materials, labor, overhead? Ay dahil meron ng depreciation, hindi siya expense immediately. But rather, it's capitalized part siya ng product. Na eventually, magiging expense lang siya, pero hindi na siya masyadong concerned dito, di ba? Magiging expense lang siya, the moment na yung mismong item na nabenta, yung inallocate na depreciation dun, ay nabenta na sa labas, okay? So therefore, kung sakaling related yan sa product, at kinakapitalize siya, hindi din siya totally expense ang classification, but rather, it is part of cost of goods sold, di ba? I mean, expense na administrative or selling or operating expense, di ba? But rather, cost naman siya, na nakakapitalize muna siya, depende nga, okay, kung yung item ay related sa production ng product. So again, generally, depreciation is an expense, pero titingnan pa din natin saan ba siya ginamit. At maraming nagkakamali dito. Akala nila forget depreciation, palaging expense. May mga pagkakataong hindi. Kung sakaling dali sa product, di ba? Sa product mo ginagawa. O kaya yung isang asset, kasi nagkukonstra ka, yung asset ay nag-depreciate, wala kayong pagkagamitan, dun lang. So therefore, yung depreciation nun, okay, ay pwede maging part ng asset. Or actually, kahit yung asset itself. Ang punto lang natin, hindi nga siya palaging expense yung presentation. Sa pagkakataon ito, tatapusin na natin. Nagbibigay lang tayo ng general overview, ano ba yung depreciation, okay? Sa susunod na mga discussion, mas magkikwenta na tayo, alam ko yun po yung inaabangan natin kasi basic lang naman itong mga ito, di ba? Yung classification or yung methods of depreciation, di ba? At saka yung sinasabing natin na paano kung sakaling nagpalit sila ng useful life na bago, nag-revise. Okay, paano kung sakaling binago na yung residual value? I mean, paano kung there is a change in accounting estimate? Paano ang treatment dun kung sakaling depreciation ang pag-uusapan natin? So again, kung gusto mo na mas maliwanag o mas mababaw na paliwanag sa depreciation, hindi po talaga natin sobrang kinalaliman kasi may discussion na tayo dito. Nandito po yun, okay? Pero gusto mong ituloy ang discussion natin sa intermediate accounting, sa depreciation na topic, nandito naman yung playlist namin. Maaari nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat. Napaunahan nga pala ako ng COVID kanina lang. So,